Kung gusto mo mag-trend ang iyong Facebook Reels, dumami ang views and engagements, at kumita ng malaki kung eligible sa monetization, pues, wag na wag mong gagawin ang mga bagay na to. Yes, hello mga tropa! Once again, this is Pancha and welcome back to my channel. At kung bago ka pa lamang dito sa akin channel at kung gusto mo din ng mga ganitong klaseng niche or iba pang contents tungkol sa kung paano kumita ng pera online, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos na i-upload. At para ganahan naman ako sa pag-upload pa ng maraming videos. Wow. And for today's video ay ibibigay ko sa inyo ang limang bagay na huwag na huwag ninyong gagawin kapag gumagawa kayo ng Facebook Reels. Kaya tama na ang kuda at huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at dumiretso na tayo sa number 1. Ang Facebook Reels ay mga 60 seconds or less ang haba ng mga videos. Kaya kapag gumagawa kayo ng Reels, dapat sa few milliseconds pa lang, dapat makuha nyo na ang kanilang atensyon, ang atensyon ng inyong mga audience. Na-notice nyo na may mga Reels na 10 to 15 seconds lang yung haba, pero maraming engagements and views, it means malaman ito kahit maiksi lang. Maiksi lang din kasi yung attention span ng mga viewers. Maiksi talaga yung kanilang attention span, gaya ng jawa mo. Kaya hanggat maaari, maiksi pa sa 60 seconds yung gagawin nyo or i-upload nyo mga Reels. Pero hindi naman ibig sabihin na puro maiiksing Reels lang yung i-upload mo. Depende din niya kasi sa content nyo. Habaan nyo siya. Of course, huwag nyo palampasin ng 60 seconds. Pero kung entertainment purposes naman, mas mainam na maiksi yung i-upload yung Reels. Isa din sa mga Reels na nasiskip or nalileave, yung may mga maraming text na nakalagay. Kaya kung maaari, huwag masyadong maglagay ng maraming text. Kung di naman kailangan para ma-focus yung mga viewers nyo sa inyong video. Yung iba kasi sa ating mga viewers, kapag may nakita silang text or maraming stickers na nakalagay sa inyong video, parang nawawalan na sila ng ganang manood, kaya iwasan natin ito. Gaya ng pag-iwas mo sa iyong ex na sobrang kulit. Huwag din maglagay ng steady image lang or mga pictures na parang sa isang slideshow. Ano yarn? PowerPoint presentation? Dapat may motion talaga yung video. Tapos mainam din na may magandang transition ito para maging busy talaga yung mga mata ng ating mga audience at hindi sila ma-bored. Mas maganda din na 1 to 2 seconds lang yung haba ng isang clip bago sumunod yung isa. At may magandang transition depende sa content. Another problem kaya hindi nagtitrend yung mga Reels mo kasi hindi ka gumagamit ng original audio. Yung original audio, yan mismo yung audio na galing sa Reel mo. At hindi na-mute at tinapalan ng audio ng iba. Or gumamit ka ng video ng iba. Yung nangyayari nagkakaroon ka ng copyright violation dahil dyan. Kaya para hindi ka ma-copyright, gumamit ka ng original audio. At kung hindi naman sa'yo yung video or re-upload mo lang yung video ng iba, dapat i-edit ito ng gusto para hindi ma-copyright. At another reason ay hindi ka gumagamit ng mga trending na audio ngayon. Isa din kasi sa mas pinapanood ay yung mga video na gumagamit ng mga trending audio or usong music. Pero don't you worry, meron din kasi mga music sa Reels na pwedeng gamitin. Isa din kasi sa mga reasons kung bakit hindi nag-work yung relationship nyo, yung Reels na ina-upload mo, hindi kasi nila binibigyang pansin yung kabuuang quality ng kanilang Facebook Reels. Yung iba nga dyan, basta-basta na lamang nag-upload ng mga Facebook Reels at di man lang chine-check yung quality nito. Kahit maiksi lang yung Reel, kailangan mo pa rin i-check yung quality at composition nito. Patok ba ito sa lahat? May maganda ba itong maidudulot? Hindi ba ako magkakaroon ng copyright violation sa pag-upload nito? Ano yung latest trending? Sasabay ba ako sa uso? Yan yung mga importanteng katanungan na dapat mong sagutin bago ka gumawa at mag-upload ng mga Facebook Reels. Dahil sa isang maganda or quality na Reel lang, magkakaroon ka ng magandang engagements, magbibigay sa'yo ng maraming views, at kung ma-monetize na ay magbibigay sa'yo ng maraming salapi. Wow. At yan lang mga katropa, salamat sa inyong panonood. I hope nagkaroon na kayo ng idea kung ano yung ilan sa mga kamalian na dapat tutukan at mga dapat gawin bago ka mag-upload ng Facebook Reel. And that's all for today mga katropa. Once again, thank you so much for supporting Panchastic Channel, ang channel na nag-upload ng mga tutorial videos tungkol sa YouTube and Facebook monetization, affiliate marketing, travel vlogs, at nagbibigay ng mga basic tips kung paano ninyo mapalago ang inyong small business. Bye-bye!